Yo, mic check. Welcome back dito sa reaction video. At ayun, may nangyari kaninang umaga. May nakatanggap ako ng email. Nakita nyo naman sa post ko dito sa YouTube, pati dito sa Facebook, na nareport nga ako as copy strike ng PSP. Pero ayun na, okay naman na. Una kong tinawagan talaga sinabihan si Don Pao kasi wala naman akong nakakausap dyan sa staff o head o may-ari o sino man dyan sa PSP kundi si Don Pao, kaya chinat ko, sinabi ko yung nangyari kasi hindi ko naman din talaga alam mo yung pinirata kasi nag-PPB sila, pay-per-view, so ang dami nag-upload, ang dami nagme-message sa akin, nagko-comment na gawan ko daw ng reaction video yung Sixth Threat vs. Shea kasi gusto nilang malaman yung opinion ko. So ginawan ko. Tapos nagulat ako. Meron ng copy strike. Okay lang naman sana sa akin kung claim. Kung yung revenue gusto nilang i-claim, walang problema. Kaso copy strike, hindi tama para sa akin yun, yung copy strike. Kasi ano yun eh, pwedeng mag-cost na mawalan ka ng YouTube channel. Ilang taong kong pinaghirapan to. Tsaka matagal na akong gumagawa ng reaction video. At marami akong taga-subaybay na inaabangan talaga tong reaction video ko dahil gusto nila malaman yung insight ko o yung opinion ko sa mga battle kahit sa music dati. Although sa music, hindi na ako nag-reaction video sa music dahil nga may claims na at dati kasi kaya gumagawa ako ng music kasi after a week bago nila i-claim. So meron akong one week na kahit papano kikita ako tapos the rest sa kanila napapasok yon. Tulad nung kay Plojit, million views yun. The rest nun sa kanila na pumasok. Akin, mga one week lang. Kaya okay lang sa akin na i-claim nila. Wag lang yung copy strike. Tsaka nagulat ako, copy strike, di naman sila yung nag-upload eh. Pero anyway, kalayaan nila yun. Nire-respeto ko yung kalayaan na yun. Kaya ayun, minessage ko si Don Pao. Naayos naman niya. Nag-message na rin si Badger. Wala akong ibang nakakausap sa PSP. So ayun, okay na, tinanggal na nila yung copy strike. Sabi ko naman, kung hindi nila gusto na ginagawan ko na reaction video yung mga battle sa PSP, sabihan lang nila ako, madali naman akong kausap. Pero ayun, dahil meron pa rin, tinanggal naman nila, tuloy-tuloy tayo. Gusto kong gawan yung Mot versus Lanceta, kaso ang problema, sira-sira daw yung audio. So feeling ko, baka antayin ko na lang yung upload ng PSP bago o gawa ng reaction video kasi nung Sixth Threat vs. Shea, ang dami kong hindi naintindihang linya, may mga putol, so nabibitin ako. Kaya ayun, konting intay lang dun sa nag-aabang ng reaction video ko sa Mot versus Lanceta at the rest ng battle sa PSP. Ayun. At abang-abang lang din, Belta Valentong 11 uploads, feeling ko mga November pa yan. November o December. May mga nakapila kasi. At nire-respeto yung live. Hindi naman pwedeng pagka event ngayon, bukas upload. Eh di wala nang manonood. No? Tsaka iba talaga yung live. Iba yung live sobra. Alam niya na mga naka-experience na. So yun, shoutout sa ating sponsors ko. Ayan, nasa monitor naman, Anak ng Muntin Lupa. Follow nyo ako sa aking mga social media accounts. Facebook.com/henyungpogi o kaya search nyo na lang Shernan. May verified check yan. TikTok, Tito Shernan 22. Instagram, Super Shernan. At bati muna tayo. Ang babasahin kong comment ay galing ulit sa Sixth Threat vs. Shea reaction video dahil nakabalik na yung video ko. Okay. Doon tayo sa newest comment. Kawawa naman nung nag-upload na trash talk pa. Kala ko ba na-report to? Ay, okay na siya. Like kung bobo talaga si... Bahala kayo dyan. Round 1, Sixth Threat. Round 2 and 3, Shea. Round 2, malino naman kay Shea yon. At yung round 3, kahit putulin mo yung ilalim liham ni Shea kay Pooch, mas marami pa rin angle na binitawan si Shea kumpara kay Sixth Threat. Umigot lang sa isang angle si Sixth Threat, which is yung kay An Mateo. Dagdag pa, napansin ko rin, puro bagong angle binitawan ni Shea na hindi ko narinig sa binanat sa lahat ng laban Sixth Threat. Kung mapapansin nyo talaga, mas mabigat at masasakit mga bagong dala ni Shea kumpara sa dala ni Sixth Threat. Di ako fan ni Shea, pero sa laban na to, Shea talaga to, solid. Ang kakate. Yun. Opinion niya yan, at irespeto natin.
Hi, ska boring. Bakit na boring kapag ganda-ganda ng laban yun? Na-trigger si Tito, palpak na audio. Hindi, kasi ini-enjoy ko yung laban ni Sixthreat at Cheyi. Ang ganda kasi yung mga palitan. Kaso may mga napuputol nga na linya. Siguro, dala na rin ng live. Kaya ayun, abangan na lang natin yung upload sa mismong channel ng PSP at doon natin gagawan. Masulinaw yon. Gatas na gatas! Ha ha ha! Siyempre, ganun talaga. Putik na yan, no? Katasan na natin yan. Eh, kinuha nga yung dream match ng flip-top, eh. Di ba? Okay, okay. Bias ni Tito Sheridan mag-react kay Sixthreat. Haha, ano ba talaga? Nung ginawan ko ng Sixthreat kay Ram, bias ako kay Ram. Ngayon, bias kay Sixthreat. Pag hindi pa borsenyo, bahala kayo sa buhay nyo. Sobrang haba kasi ng oras ni Sheyi, kaya natalo. Lakas sana pero malakas din talaga si Sixthreat. Eh, that's your opinion. Opinion ng lahat. Kanya-kanya. Dito tayo. GL versus Blacksmith. Sunugan sa Kumu. Let's go. Kumu game! Yay! Kung balakid na nag-addict, malayo na nababaybay. Naabot ay matarik tong si Milya na naglalakbay. Dito sunod magahasik. Sa sunugan siya'y sasabay. Pwes itong tamod ay tatalsik, sa Kumu itong mamamatay. Ganda nung setup. Tong ina, Blacksmith. Ang ganda nung setup, tsaka yung, pag, ano, yung internals nun. Tamod, talsik, malayo mararating. Itong tamod sa Kumu, Kumu, o Kumugan, Kumu to mamamatay. Damn. Ganda. Pwes itong tamod ay tatalsik, sa Kumu itong mamamatay. Ang katinon, tang ina, napakakating panimula. Isa sa mga makating narinig kong panimula sa battle rap yan, ang ganda. Tanggatong lang din yan sa aking Great Flame. Sabi na itong taga Leyte, Great Flame, pwede. Kailangan mo yan kasi wala sa inyong kuryente. Yung lugar nyo ang dumi, dami pang peste. Sakit na dengue, merong tigdas, amoy kubeta, tang ina leche. Sa Pilipinas, kayo kulelat. Kasi nga, late eh. Okay. Samantalang sulat ko made in Japan, kaya advance syempre. Mawawalan ka ng papel na parang 20. Nirdong po tapete. Wawasakin sa samain sa lirikalang porte. Basag-basagin yung salamin para literal violente. Password, 2 week. Booty site, binanatan mo. Nung narinig ko yun, agad-agaran mga password ko, iningatan ko. Sobrang gas-gas linyang yan, wala kang sinasanto. Kaya usapang punches lang, alam nyo na, knockout to. knockout to. Tang ina. Ang galing ng mga bars ni ano, Blacksmith, ha? Okay, okay. Kakakagat sa mga linya, tumigas yung mukha. Mahina daw yung wordplay, eh, hindi mo nga magawa. Oh. Di kailangan 1-2, J&J yung vaccine. Vaccine? Sarap mo injectionan. Yan ang suntok na may talas, ikaw, baduy mo magpamalas. Vaccine, tinanggal yung G, wala tuloy yung angas. GL versus Penpluma. 18 minutes and 26 seconds. Ito eksakto niyang linya. Oo, sexy dance, mga galawang sipsip. Hanggang mag-init ang katawan na parang may araw sa dibdib. Mm-hmm. Ayan. Oh, pinaw ko manok pa! Sapin! Napapago. Okay. Hanggang mag-init ang katawan na parang may araw sa dibdib, masyado mong pinilit. Nung narinig ko yun, yung ulo ko yung uminit. Sa Tagalog, mintes, pilit pa yung technical. Kung hindi ka mag-i-Ingles, wala din naman sa'yong espesyal. English tapos Tagalog para makasabay sa lirikal. Yung tunog baklang Bisaya, tang ina mo, bilingual. Kaya usapang kasaysayan, paano mo nalilingon? Alam mo, real talk ni Rizal sa bayan, buti hindi ka napipikon. Idol mo si MacArthur, dahil sa lugar niyo, ganun. Well, sakto. Sa taga-Japan ka naghamon. Parang panahon to ng hapon. Bumalik ka sa Leyte. You shall return! Di counted. Walang judges. Pero tong bobo matitibag siya. Parang binasted ka sa JS.
sa promo, iiyak ka. Tang ina, ang katinon. Prop sa round 1 ni Blacksmith, putang ina. Ganda nun. Pahinggan natin, GL. Joe! Sa wakas! Boss Loons! Well played. Kasi na-sense mo na, gusto ko yung sensei, oo. Ito'y teacher, trainee. Kaya si GL, crazy. Kasi sa wakas, karap ko na. Si BL, KD, Blacksmith. Ito na ba balakid? Well, see, may black ka lang but still walang D. O black, still, D. Diba ganyan yung style mo? Diba? Diba? Oy, defensive. O black, still, D. Defensive. Okay. Pero mahinangad lang. Ito'y kayang lampasan ng simpleng hakbang. Mababaw ka ako. Lampas alin aking depth. At malayo ating range. Malakurry aking step. O balaki. Alin. Curry, step. Depth, range, curry, step, balakid, hadlang, hakbang, tapos step, oh. Explain ko step by step. Sa basketball ay swabe rin. Kasi sa dami nga ng steps, nagbukaan ng traveling. Ah, eto yung niline mak ni, ano, ni Leif Kram. Pero sobrang ganda nung train of thought niya dito. Sunod-sunod, dali yung mga internals, pinaliwanag niya ng gusto na talagang habang pinapaliwanag niya, butang ina, tinapatan yung, ano, no? Yung panimulang burst ni Blacksmith, tinapata ng ganun, puki ng inang yun. Pinagpahinga eh, oy, ako na. May swabe rin, kasi sa dami nga ng steps, nagbukaan ng traveling. At yun yung details na trip ni Loon sa laban. Nung napansin niya daming steps, ako'y tinawagan, Daming steps, tinawagan, kung sa basketball, traveling, tatawagan ka. Tang ina, lakas. Laban. Nung napansin niya daming steps, ako'y tinawagan. Oo. Tinawagan, tas tinawagan para lumuwas sa gathering. O step pa rin ang step and that's why I'm traveling. Kaya tanong, corny ba? In-expose ko na yung style ko. Para sa inyo ay no need. Kasi para ka ma-breakdown, dapat dala mo solid. In-over-explain ko aking thoughts para din na kayo mag-proofread. Saktong ito yung choo-choo train kung gusto nyo ng spoon feed, ano? Nga nga kasi ikaw, puro split ng syllables. Pero yung punto, Aber, parang nagpanday ka ng espadang decoration sa padero o maraming klaseng technicals. At yun ay di ko matiis. Ako, parang Nico at Akata, split personalities. So kasi marami kami. Split personalities, maraming pagkatao. Matiis. Ako, parang Nico at Akata, split personalities. So kasi marami kami. At yung unang GL, tinamad. Kasi boring ka. 3 rounds na puro wordplay, kanyang hinahagod. Ikaw yung naglalaro, kami napapagod. Kaya sobrang Tang ina, grabe yun. Wordplay, ikaw yung naglalaro, pero kami napapagod. Wordplay, naglalaro o nilalaro yung salita, naikonekta niya, kami napapagod. Tang inan tong GL na to, gago to eh. Kanyang hinahagod. Ikaw yung naglalaro, kami napapagod. Kaya sobrang lazy ko. Mukhang sa skitso lalapag. Yung energy level ko, negative 1 tamad. Kasi sidekick lang ni Michael Joe. Walang sinabi cliche na ikaw yung naging pipeng kalaro ni MJ. O pipeng, MJ, bullshit. Tang ina. Kimchi fried rice. Tang ina mo, sumulpot ka. Ang ganda na ng burst. Tang ina mo, bigla sasarap. Tang ina na yun. Ang ganda-ganda na nung burst, MJ, pipeng. Putang ina, biglang may bading, hayop. Pipeng kalaro ni MJ. O pipeng, MJ, bullshit. Kahit effort halfway, nakatago lang yung train, nagmimisto lang subway. Kaya ganito delivery, sana ay magets mo. Time flies when you're having fun, kaya ang slow ng tempo. Boring! Buti na lang yung pangalawang GL greedy. At para sa TF sa sanib to, Diyos ko, kakabig to. Kapit sa anit ng langit ang pagkaganit ko. Kahit walang, kung walang bayad, no deal. I'm real, but kung merong sobre, ma'am, ideal. Tang ina na ito ni GL ang puta. Ano kaya kinakain na itong hayop na to? Tang ina, tatawagan ko nga susunod to. Friend ko to sa Facebook eh. Bihira kami mag-usap na ito eh. Ano kaya kinakain na putang ilan to? Ba't ganito utak na ito? Putang ilan to? Ano yung specialty ng Leyte? Paka-comment nga sa mga nakakaalam. Ano yung specialty ng Leyte? Tatry kong lutuin sa bahay. Baka gumanyan din yung ano eh. Yung utak ko eh.
Pinauna kita sa round 1 kahit alam kong lalaruin mo kasi pati barya doon sa kwintos papatusin ko. Papastusin ko magaan yung animal sa kurap ng tira. Pinagalong ahas, baboy, buwaya, basta kay Mira. Pampihira, ako'y alipin na ng pera at battle rap yung slavery. Ito'y para lang sa bread at sunugan yung bakery. Kaya no, tusta ka at tusta na kasi pinarinig mo raw kay Lance yung rounds mong armas. Kaya mababang antas, ang tanga ng alias, ikaw yung blacksmith pero sa lanseta, humihingi ng basbas! Kaya sige, laruin mo na yung vowels, consonants, astig ba yan sa'yo? Sabik na makatira kasi pantig ang laro. On paper, readable. Pero sa live week ka, tol, akala ko panday bumubuo pat nagkakalas ng syllables. Kaya nahambing dun sa matalas kasi sa urge na panay. Yung Smith at Lanzetta na merge niyang sabay. Yung sandatang signature, kahit i-search niyo abay, ano aasahan niyo sa blacksmith sa pag-forge yan, sanay! Tang ina nito ni G.A. Lambota. Putang ina mo! Current God. GL, para sa akin, current God. Ilang ano na lang? Ilang taon pa? Ano na to, classic. Masasabi mo kasing God ang isang battle MC, sa rap battle, ha? Kung meron na siyang trademark o meron siyang kapangyarihang pinangahawakan. Kumbaga sa mga Panginoon natin sa Ragnarok, si Zeus, si Buddha, si Odin, meron silang kanya-kanyang kapangyarihan na trademark. At sa mga all gods, ang para sa akin, ang mga all gods ko, Looney, Balakid, Tipsy D, Sinyo, si isa sa mga tahimik na gods talaga na old, si Puego, sino pa ba? Actually, si Aklas, pwede kong ituring na old gods siya. Nauna siya, tapos meron siyang sariling trademark. Iba yun eh, pag nakabuo ka ng sarili mong kapangyarihan, pag nakabuo ka ng, tulad ni GL, nakagawa siya ng sarili niyang estilo o kapangyarihan, ilang taon pa mapapabilang sa mga gods to. Sino pa ba? Yung mga nagbigay trademark talaga na pwedeng maging all gods pa. Sayad. Ang daming, si Sayad, ang dami na rin naambunan na estilo ni Sayad. At para sa akin, si Sayad ang pinaka-original na gumawa nun. All God sa akin si Sayad. Sino pa ba? Saito. All God din sa akin, Saito. Basilio, yan. Yun. Tangina, grabe. Round 1, hindi ko sinasabing mahina si Blacksmith, pero sa sobrang lakas ng ginawa ni GL, hindi umabot yung round 1 niya, yung sulat niya. Pero malakas si Blacksmith, ha. Yun nga lang, putang ina na ito ni GL. Ano kaya pagkain sa ano, no? Ano kaya pagkain dyan sa Leyte? Leyte. Ina nyo. Game? Lanseta na naman. Kala ko naman, pambihira. Kakapaulit-ulit nyo ng gamit ng lanseta, yung lanseta tuloy humihina. Kung hindi ka mag-iisip, palitan yung estilo mong wit na parang naghihimagsik. Sigurado ako walang halo na shit, ikaw ang unang magiging panalo ni Bagsik. Delikado to mga pare, ganyan klase na atake. Kahit gas-gas linya, dinabali. Basta kumuneta sa kalaban, isasali. Di malabo kay Bagsik tumadali, lalo pa kamukha mo yung kapatid mong babae. Real talk, parang si Leif Cram, bungal. Kulit ng itsura. Check nyo photos niya. Nakangiti pa ang puta. Bago ka mag-ayos ng verse dyan, yung ngipin niya, paayos mo muna. Alam nyo karami ng GL? Ano? Yung kapatid mo, sayang tingle. Sobrang pangit ng yung sister. Yung mukha ang sama, masama pa kay Hitler. Talagang nakakagigil. Sigurado ako mamamatay siyang single. Pinapanood mo lang ako dati, ngayon, sa harap mo nagkukupal. Anong pakiramdam pare, nakita mo na ako sa personal. Mag-artista ka na lang ulit, pekto. Battle is life, sirahin ko buhay mo dito. Train of thought, ang dami mong alam. Pag sinapakita ngayon, sigurado ako tatakbo ka lang. Sinong nakakita ng kanilang sinakyan?
Kanina sa harap padinaan, nagbabaan mga dugyot, siksikan pa mga yan. Kaya nga naisip ko, ang tibay mo naman. Asan yung trinugtot mo, ba't nakikisakay ka lang? Nahinaan siya sa wordplay. Kakapanood kay Unico. 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 Unico, maloloko mo ko, estupido. Pinagtripan ka ng tadhana, tipong sa mata kapinana ni Cupido. 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 Pag trinugtot, corny mo. Kahit magsanay ka pa dyan, lugi to. Well, train to sa Japan, saluhin mo, bully to. Wala ka ng believer, bistado, walang tirap. Karera niya ititigil, mas danyo tong mapulikat. Alaga mong name, sir, munti ka na sumikat. Nasayang yung GL kasi hindi ka nag-ingat. Yes. Sayang. Mas malakas yung round 1 ni Blacksmith. Kung ang round 2 ni GL ay sinilakas ng round 1, wala na, 1 and 2 GL na to. Wala akong pakilam sa inyo. Putang ina nyo, mag-toothbrush kasi kayo. Nangingilo? Nangingilo, ulul! Yo, seryoso, seryoso. Gusto mo muna magpasalamat sa sunugan sa pagbigay ng pagkakataon kay Blacksmith. Kasi matagal na tong si Lodi, spit ng spit. Kahit one dimension na lang siya, tas pilit na pilit. Real talk, yung pangatlong GL. Inggit na inggit, kasi imagine, bano ka pa nun, tas kay Apex nag-isapaw. Nakipagpataasan ka ng ihi doon sa haring araw, wow! Ang kaso, sa espada mo, na tetano. Kinalamang din ang muse, tinapat sa haring araw, nagmistulang Icarus sa Isus. Pero sana all, kasi sayo na yung million views. At ayoko nang isugar ko, ito na yung bitter truth na pati batchmates ko mapanakit sa aking kwento. Kasi Zenlook, nakalaro yung arkitekto. Si Sequence, well, respeto kay Tipsy. Pero in summary, this rapper is envy. Really? Especially sa mga highlights mo kasi sabi niya kay Michael Joe, bitch, please, akala mo my business, dismiss. Hindi kasi Mike ng Grizzles, Memphis. Grizzles, Memphis. Talaga? Pupuls, ano yan? Ang tawag mo kay Mike Conley, Mike Connors. Alam ko may Nestor Asaitono, Kyle Irving, pero yung sa'yo, di ko ma-team. Yung iba isang player lang, yung sa'yo buong team. Kupal nung punto po. Game! Siguro may na-injury sa ginawa mong Grizzles. Nakakaawa dyan si Cripply, ginawa mong Cripple. Change topic. Kasi yung past, it doesn't matter, man. Pero Grizzles talaga, mas grabe pa yan sa Bomberman. Bomberman. Ang sa pagkakaalam ko, ang tamang bigkas sa Bomberman ay Bomber. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Bomberman, hindi siya Bomberman. Dati kasi, basa ko sa yung sa family computer, Bomberman. So, nung parang may narinig ako dati, ang tamang bigkas sa Bomberman ay Bomberman. Correct me if I'm wrong. Thank you. It's topic, man. Huwag tayo dyan mag-settle. Nakakahiya kay Looney, Abra, Ron Henel. Tang ina na ito ni GL ang puta. Tang ina na ito, gago. Nasabi niya sa fuckboy na si Batman, siya si Pac-Man kasi kumakain ng period, ha? Talaga? Saan galing yung story? Pag fuckboy kumakain ng period, totoo ba yun, Boss Georgie? Dot yung verse di mo ma-finish. Ayaw kumain ng period pero in-spit mo ellipsis. Shit, kasi siya raw si Blacksmith. Ellipsis? Ano yung ellipsis? Pa-comment nga, ayaw kumain ng period pero ellipsis? Dumudugong bibig ba? Pa-comment, thank you. Ayaw kumain ng period pero in-spit mo ellipsis. Shit, kasi siya raw si Blacksmith. Yung rapper na may bilang, ah, solid buy. May bilang, kaso time bomb, gayon ka mag-suicide. Harakiri, kamikaze, kahit ano ang iyong gusto. Pinanday mong mga linya, pinapatay ka ng gusto. Binalik ko nakaraan ngayon, pagkikita mo Diyos ko. Ikaw naman yung Pac-Man, inahabol ng multo. Takbo! Kasi John James nga, in short, JJ. Tas si Apex, si Mark, di ba obvious? Si JJ at si Mark, the Fast and the Furious. So, si Mark yung nag-furious kasi halimaw yung baon. Ikaw naman nag-fast kasi hindi ka lumamon. Oh, Joker!
Dapat gayahin mo yung pang-apat na GL na lamon ng lamon kahit kalmado tignan. I step up to the plate kahit di makabasag pinggan. Na ito ay feeding program. Mukhang mukbang na huser. Walang pake sa hierarchy. Sunod-sunod yung order. Top tier ang botong feeder overcooked o plain raw. Kung battle rap may food chain na ako yung chainsaw. Nalagari mga pangil carnage yung momentum. Kung battle rap may food web, hindi ako yung venom. Oo, nagka-mark ka na sa spotlight ngayon, GL na lang. Kasunod ng haring araw, ano, black hole na lang. Pero blacksmith ka lang, lahat sa akin edible. Nakaligtas sa apex, hindi sa apex predator. Kahit haring araw o yung Venus pa yan, yung stargazer o universe pa man, katakawan, kalawakan, malalaman ang iyain. Kasi oo, black hole, walang makakatakas sa akin. Tang ina, grabe tong GL na to. Curious talaga ako, ano kinakain na itong taon to? Kaya ganito utak na ito. Ito yung mga tipong tao, halimbawa, ah, pero malabo, hindi ko kaya to. Pero kung sakali na parang dumating yung pagkakataon na, oh, GL, tangina, baka mapilitan akong ilabas pa yung isang pagkatao ni Sansui. Feeling ko kasi may pagkakataon na para akong si Sansui, meron akong biglang napakasayahin ako sa ngayong araw, biglang malungkot ako, biglang galit. Feeling ko kung halimbawa magkakaroon ng... Pero hindi ko talaga kaya to eh. Kung magkakaroon ng pagkakataon na iharap sa akin si GL, baka ilabas ko pa yung pinaka-nakatagong pagkatao ko. Pero yun lang, naisip ko lang. Pero putang ina, delikado yun. GL, hayop yan. Ano round na? Game. Round 3 game. Round 3 na. Bati muna tayo. Siyempre, dati pwedeng kalimutan yung mga nag-comment. Nakapangako tayo eh. Boss, share na pa-shoutout ng sarili ko at sa mga music na ginagawa ko sa mismong YouTube channel ko. Walang pangalan eh. Kawawa si Nimbus TV sa Tito Sherna, pinagmumura mo. Hindi oh. Tangina na ito, nagre-react di pa sa actual video or rightful owner. Napasearch tuloy ako, wala pa siya. Original channel, yung upload, squatting ka talaga. Angry emoji. Eh, ba't ka sa akin nagagalit? Magalit ka dun sa nag-upload. Maraming nag-aabang ng opinion ko. At ginawa ko to para sa kanila. Huwag ka nalang manood. May stress ka lang sa akin. Bigyan mo ng karapatan ang mental health mo. Bigyan mo ng pagmamahal. Idol share na para sa akin. Ano? Jeff D. Guzman, Boss San Miguel, Bulacan. Dol, share nan. Idol ko kayo. Lahat. Magagaling. Pero, ba't si daming Ebo Man at daming Dem? Haha, bakit? Ha? Ano? Kinanginayusin yung nga comment nyo. Shea para sa kultura, pero 6th rate. Ako, solid. Lakas. Si Shea may gulat impact. Si 6th rate may panapos talaga bid. Talaga, bida. 6th talaga malinaw na nanalo. Di overtime, malinaw ang bara. Kay Shea, dog show lang. Ginawa at masasakit na salita para madistract si 6th. Kaso di nagpatinag si 6th. Shernan, anti-6th threat. Oo, ganit ako dyan! Tang, ina mo, 6th threat! Kay Pibos account yan, iniiwasan yung Andrew E. Pakita na lang nila na kunyari pinirata para di magka-issue at delete. Ulit, gaya ng kay Saki. Pag disinita ni Andrew Ian, ipopost ni Pibos yan. Pag hindi yan na yan mismo. Ah, okay. Opinion niya yan. Sixth threat wins the game. Shea won the war. Pakilike kung agree. Mga komento. Round 3. Blacksmith. Mula nung tinanggap ko siyang kabattle, buhay ko nang lamya. Puro problema dito, Miguel. Para na rin sinasadya. Ultimo flight ko na hassle. Panay pangitain, di maganda. From scratch, tumotor at GCash real quick. Sali na sa Mentos Scratch to Win promo. Ayoko, ulul. Kala ko swerte yung GL. Panay pangitain, di maganda. Kala ko swerte yung GL, tangina mo, malas ka. Kala ko swerte yung GL o good luck. Tang ina mo, malas ka. GL means para sa kanya is good luck.
Para baril ko maiwasan, kamalasan niya nang pinanggipit. Pero di mo ako natakasan, kaya tatamaan, may bala to sa puwet. May bala. Oy, oy, wag, wag. Wag naman, wag naman. Wag. Ang kapal ng mukha. Si Mot, hinamon pa talaga. Oo, marunong ka magbaliktaran, pero parang kakaiba. Reverse Gumbursa, reverse Lazareno. Anong reverse, reverse? Diretsuhin mo nga ako. Reverse reference with acting. Ginalingan mag-imbento. Pangit mo ka, banding, nagbabaliktad ka ng kwento. Parang ribbon cutting, parang chess move, parang Yu-Gi-Oh, parang Deadpool. Ganyan ang mga banat. Ikabit yung parang dun sa parang, para parang ang lawak. Parang ka ng parang, parehas kayo ni Jay Black. Diyan sa train of thought mo, ako yung bababa. Panay sa parang naglalaro, ayan nadadapa. Naging mabagal takbo, o di ba halata? Kasi yung train of thought mo, puro para nga. Okay, para. Para, okay. Pag nagagalit ito sa battle, tunog tsaro. Sample, binubuhos ko lahat, mabasag lang yung baso. Okay. Binubuhos ko lahat. Gasgas na yon. Mabasag lang yung baso. Ang kulit ng koneksyon. Tanungin kita, ha? Huwag ka magagalit. Pag nabasag mo yung baso, o nabasag mo yung baso, ano mangyayari? Diba? Ano mangyayari? Hindi magbubugbog to. Magbabasag ng baso, mambububog to. Umaasta ka kaso ang hinhin mo pakinggan. Magbabasag ka lang ng baso, di ka makabasag pinggan. Sayang. Paano ka magtuturo ikaw mismo, palpak? Ito sample sa guro, yung bigay isang bagsak. Tinuldukan ko na tongwak. Sobrang talas ng sulat, yung sugat saksak. Mukhang nagulat siya kay Black. Kamustay natin ang Leyte. Hello, I am back. Wala nang problema sa kuryente. Uuwi itong malakas ang shock. Sobrang talas sa akin lapis, kada taba sa'y putol. Ikaw mukhang may rabis, ang lakas makaulol. Ako yung panday dahil sa patalasan promotor. Ikaw yung pantasa kasi saksaka ng purol. Okay. Sayang. Yun nga. Yung performance ni Blacksmith pababa. Mula sa round 1 na ang lakas. Pababa. Tapos nag-stutter. Wala na, puta. Ano pa kayang gagawin ni GL dito? Yung 1 and 2 niya. Yung round 3, yun yung parang killer round para sa akin. Sa lahat ng battle, kailangan yun. Yeah. Round 3 na. Ito na yung GL na panglima. Yung may galit. Blacksmith, matapos malaman sa round 2, ito na yung hard shit. Kasi ang tanong, ba't pinapalakpakan? Ang sagot, simple lang. Kasi taga Japan, no international. Stupidong logic, pero solid yung optics. Isang fucked up example ng Pinoy pride na toxic. Kasi sino ka ba? Pangina, feeling top tier, yucks. Tapos pasalubong mo raw medyas? Man, it sucks! Pero overseas facts. Kaya bias yung trip. Isilin mo lang sa balikbayan box, mamumukhang branded yung chip. Oo, medyas nga lang. Yun yung metaphor na rin. Na pagdating mo sa Pinas, nasa talampakan ka pa rin. Okay. Kasi imagine nyo nga, imagine nyo, kung nasa motos to, o Floodway, o kahit Apollo, magiging standards ba yan? Is standard lang yan! Kasi who the fuck are you? Seryoso. Yung jokes ba, malamanda? Malarafian ba yung bara? Malazaki ba yung galit? O kailangan ba ng racket? Di ba hindi? Kaya bakit? Hindi naman holistic, boss loons. Walang logic yung logistics. At alam kong alam mo yan. In your own way. At ito. Ito yung substance na di mo kayang mag-wordplay. Oo. Pero sa Japan, solid kang haligi. Dapat prouder ka, dude. Kayo ni MJ yung baterya. Yung power sa hood, pero dito, disemboweled sa room. Devoured, consumed. Butas-butas na tong pader na parang Tower of Doom. Whoa. Kasi aking rounds ay parang Gatling gun sa daming shot. Unexpected aking plot. Bullseye sa warning shot. Hit and run sa parking lot. GL sa battle rap. Yung upgrade na naganap. Oo, maraming selfie bars kasi joke yung kaharap. Ako yung literal na no one. Ako yung virus ng palo.
sapat yung pangan pong estilo, infectious sa laro. Oo, di man nagkampiyon, pero naging sick kaaway ko, kaya't corona naman ni M-Side may halong laway ko. Ano? Hampog na ba? Ang ina yung tinutukoy niya kasi nga gumamit din ng train of thought si M-Side. Okay. Ko, kaya't corona naman ni M-Side may halong laway ko. Ano? Hampog na ba ako? Yung pang-anim na GL nga dado, mayabang masyado ang kaso. Lahat ng yan planado kasi round 1, ako'y tinamad. At naging ganid sa laban round 2 na inggit. At puro katakawan round 3 na galit. At puro kayabangan kaya't gets na nga yan. I-comment nyo na, alam nyo na yung reference. What it really means. Oo, natalo nga kay M-Side but I've been deadly since. So, Johnny, since yung persona na aking balak, sir. Oo, Johnny, since yung persona sa daming karakter. Pero anim pa lang yun, di ba? Pasan yung kalibugan. E di yung asawa mo, idamay natin sa kwentuhan. Kasi yung misis mo, gusto kong hindi, hindi. Pass na dun. Gasgas na yun. Skip natin pang pito kasi last na yun. Ganon. Ganon yung dedication. Lyrical at ganon yung revelation biblical. Kasi blacksmith, sa sunugan, ano, simpleng workshop mo, magpapanday ka ng espadang pang flip-top mo, hindi! Ito yung judgment mo, wala nang win or lose man. Ang sunugan ay impyerno, kaya nga may Cerberus dyan. Kasi binubuo mo lang yung verso, linalaro ko yung konsepto, sa salita ka nakasentro, ako sa buong proyekto, at hindi na makontento sa mga punchlines to. Ginusto mo stepping stone, kaso landslide to. Kasi hindi ka golden boy, masyadong malalim yung laro. Kahit mag-mine ka ng mag-mine, hindi ito sa'yo. Para-para lang yung para, di makita pressure. Walang ginto, galing Japan, Yamashita treasure! Okay. Kasi blacksmith ka lang, walang kinangang yung bato. Simpleng bakal lang yung hawak at dinadala mo habang ako. Ako yung Haring Midas, ngayon hihinto ka na. Ito na yung finishing touch, ayan ginto ka na. Atas! Kung sakaling judge ang battle, kung sakaling judge ang battle, Abra, sorry sa time ko. Una multitask yung mind mo. Kaya para di ka na ma-hassle, ito na lahat ng lives ko. Tarantado tong GL na to. Tang ina mo, GL, i-share mo naman sa amin ano kinakain mo. Para makain din namin. Baka po kaya na. Anyway, puta ka ng GL yun, napakalakas. Mas lalo yung GL versus EJ, grabe yun. Tanginang yun. Hindi ko kasi napanood yung laban nila kasi kami na yung susunod ni Sinyo at nandun ako sa backstage. Nasa VIP room, suka na ako ng suka. Nung bago kasi ako lumaban, kahit dati pa, nung nagsisimula ako mag-rap, bago kami sumali sa rap contest, sumusuka talaga ako. At hanggang ngayon, pag magpe-perform ako, kahit show, basta magrarap ako, sumusuka ako bago umakyat sa stage. Kaya hindi ko na napanood yung GL, pero sobrang dikit ng laban yun. Naririnig ko yung sigawan, kahit nasa VIP room ako. Anyway, bati na tayo. Shay, ako dito, medyo bias lang ang crowd, medyo lang naman, kasi nag-react din sila ng konti kay Shay, kahit papano. Okay. Tito, yung nebulizer mo, parang hinihika ako sa paghinga mo eh. Peace, show. Wala tayo niyan. Pure haters to ni Shay. Sino ako? Oo! boss, ganda ng reaction mo, Astig. Bias to bias, pero views to views. Astig ka, Tito Nena. Shernan, may galit kay Sixth Threat. Halata, dahil isang video kay Sixth Threat, siya kalaban nakaraan eh. Haha, may galit halata. Haha. Totoo, meron! round 2 at 3, Shay yan. Grabe magluto Dabaw. Ang sarap. Hindi naman Dabaw nagluto ah. Kung may luto ah, pero hindi naman totoo yan. Solid talaga pag 6 straight. Walang ibang natamaan. Shay lang. Okay. So, ayun. Blacksmith versus GL. Sobrang solid na laban. GL nga pala. At Beat Room para sa Isabuhay Finals 2024. Tang inang yan. Beat Room, isa sa pinaka gusto kong pakinggan ngayon sa flip top. Effective yung pagiging kupal niya. Nasabi ko na rin kay Bitroom. Yung laban nila ni Slackman, si Slackman kasi nakalimot ng linya sa round 1 at si Bitroom, grabe yung mga binitawan niya.
ang mga natatandaan ko sinabi ni Bitrum, yung tipong parang hindi ka nire-respeto ng 3GS, parang ganun, na kailangan mo pang mag-champion para respetuhin kanila, kailangan mo pang magkatitulo, ganun, tangin ang katinon. Tati yung kay Lil dyan, may nabanggit din siya, pero grabe po, tangin na. GL versus Bitrum, tangin na. Bahala kayo sa buhay nyo. Anyway, hanggang dito na lang to. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood, sa pakikinig, sa pagbibigay ng oras, at sa pagbibigay ng atensyon. Sa mga gusto magpabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na taga saan. At i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawan natin ng susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.